Una nating pag-uusapan ay ang kanyang naging buhay. Alam nyo, ipinanganak si Kobe sa Philadelphia sa bansang US noong August 23, 1978. Siya ang pinakabunso sa tatlong magkakapatid. Ang angking galing sa basketball ni Kobe ay may pinagmanahan. Sa totoo niyan, ang kanyang ama na si Joe Bryant ay isa ring NBA player noon. Base sa ilang mga interview na mapapanood at mga vlogs na mababasa online ay ang pangalang Kobe ay hango sa isang baka. Tama kaibigan, ito ay ang tinatawag na Kobe Beef na kilalang kilala sa Japan. Sinasabing habang ang mga magulang ni Kobe ay nasa isang restaurant ay nabasa nila sa isang menu ang salitang Kobe. At ayun, the rest is history. Nasarapan at nagandahan sila sa pangalan kaya ito ang kanilang ipinangalan kay Kobe. Katoliko ang relihiyon na kinalakihan ng ating bida. Noong siya ay 6 na taong gulang ay nagretiro sa pagbabasketball ang kanyang tatay sa NBA. Lumipat sila ngayon sa bansang Italy. Dito, ipinagpatuloy ng kanyang ama ang pagbabasketball pero hindi na sa NBA. Kumbaga, parang dito sa Pinas, ang ilang mga liga natin sa PBA ay may mga import na ibang lahi. Local basketball league kumbaga. Dito sa bansang ito, natuto rin ng Italian si Kobe. Naging fluent siya at isinama niya ito sa kanyang mga alam na lengguwahe. Dahil hilig ng kanyang ama ang basketball noon, unti-unting tinuruan si Kobe na mag-basketball. 3 years old lamang siya noon noong una siyang nakahawak ng bola. Base sa mga report, noong bata pa si Kobe ay ang Lakers ang isa sa pinakapaborito niyang basketball team at laging sinusubaybayan. Dito na rin unti-unting nabuo sa isipan ni Kobe ang pangarap na sana dumating ang araw na maglaro siya daladala ang pangalan ng Lakers. Bukod dito, sa paglalaro ng basketball ay marunong din siyang maglaro ng soccer at ang paborito niya namang team dito ay ang tinatawag na AC Milan. Hindi naglaon ang napili niyang eskwelahan para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ay sa Lower Merion High School. Isa itong pampublikong paaralan sa Philadelphia. Dahil sa pagkakaroon ng magaling na teacher sa basketball ay dito unti-unti niyang pinasok ang basketball. Nakasali siya noon sa varsity basketball team sa kanilang paaralan. Lumipas ang mga taon, binansagan siyang Pennsylvania Player of the Year. At ito sa tingin ko marahil ang lingid sa kaalaman ng marami. Si Kobe Bryant pala ay isa noong rapper. Tama kaibigan, alam nyo noong high school siya ay kabilang ang ating bida sa rap group na kung tawagin ay Chazo. Hindi lang yan, mayroon din siyang hilig sa pagsasayaw. Sa totoo niyan, pinost niya pa ito sa kanyang Instagram account at sinabi niyang noong siya ay 12 years old ay isinantabi niya muna ang basketball para mag-focus sa inaaral niyang sayaw. Patunay lamang yan na hindi lang sa loob ng basketball court versatile si Kobe, kundi pati rin sa kanyang buhay. Marami ang kanyang sinubukan at gusto pang subukan. Ngunit sa basketball niya talaga itinuon ang lahat ng kanyang oras. 1996, tuluyan nang pinasok ni Kobe ang NBA. Noong mga panahon na ito ay siya ang tinaguriang youngest player ever to play in NBA game. Siya din ang youngest NBA starter noon. 1997, sa slam dunk contest ay siya rin ang binansagang youngest dunk champion. Alam nyo, I can go on and on sa mga na-achieve niya sa kanyang karir. Siguro aabutin tayo ng siyam-siyam. Pero para hindi masayang ang oras ninyo ay ibibigay ko na lamang ang ilan sa mga highlights ng kanyang karir. Minsan siyang tinaguri ang one of the greatest players in history of our game nang wala ng iba kundi ang NBA commissioner na si Adam Silver. Ang New York Times naman ay sinabing siya ang one of the most decorated careers in the history of the sport. Ang news organization namang Reuters ay sinabing arguably the best player of his generation. Sinabi rin ng ESPN na siya ang pangalawa sa pinakamagaling na shooting guard sa basketball na pinangungunahan ni Michael Jordan. Siya rin ang all-time leading scorer sa kasaysayan ng Lakers na may puntos na 33,643 points at sa overall ng NBA ay siya ang pang-apat sa lahat. Ilan lamang ito sa mga awards na nakuha niya. 5 times NBA champion, 2 times NBA Finals MVP,
NBA Most Valuable Player, 18 times NBA All-Stars at 4 times NBA All-The-Game MVP, and so on and so forth. Maningning ang naging karir sa basketball ni Kobe Bryant. Wala na akong maisip na salita kundi ang mga salitang the greatest, pinaka, the best of the best, the legend, the champion, etc. etc. Hindi nga naglaon ay tinaguriin siyang Black Mamba sa loob ng court. Ito ay dahil isa siya sa pinaka deadly kung pag-uusapan ang pag-score ng bola sa ring. Kaya hindi na rin ako magtataka kung paano o bakit na-shoot ni Kobe ang bola sa puso ng kanyang kinakasama na si Vanessa Lane noong 1999, kung saan 21 years old na si Kobe noon at 17 years old naman si Vanessa Lane. Nagsimulang mag-date ang dalawa hanggang sa lumipas ang 6 na buwan ay naging sila na. Humigit kumulang 2 years in a relationship ang dalawa hanggang sa magpakasal noong April 18, 2001. Hindi naka-attend sa kasal ang kanyang ina at ama noon dahil sa hindi malamang dahilan. Sinasabing may hidwaan si Kobe at ang kanyang mga magulang noon. 2003, nang unang nagkaanak ang ating bida, ito si Natalia Diamante. Dito nagkaroon ng pagkakataong magkaayos ang mag-ina at nagbunga naman ang lahat. Naayos nila ang kanilang hidwaan at naging happy family. 2005, nang muling magdalang tao si Vanessa, ngunit sa kasamaang palad ay nalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. 2006, nang ipinanganak si Gianna. 2016, nang si Bianca Bella Bryant naman ang isinilang sa mundo. At fast forward, 2019, nang isilang ang pinakahuli nilang supling, si Capri Kobe Bryant. 2016, kaibigan, ay tuluyan na siyang nagretiro sa pagbabasketball. Pero dahil marami ang kanyang naipong pera sa paglalaro, ay naging matalino siya sa paghawak nito. Nagtayo siya ng ilang mga businesses na talagang passive income para sa kanyang pamilya. Sa totoo niyan, ang halaga ng network ni Kobe ay nasa $600 million kung pagsasama-samahin ng lahat. At heto na nga tayo, kaibigan, sa latest news, sa balita na napakaraming hindi lang Pinoy kundi pati rin ang mga taong umiidolo kay Kobe ang siyang labis na nalungkot. Ang kanyang pagkamatay sa pagbagsak ng helicopter. Bandang alas 9 ng umaga nang umalis ang helicopter na sinasakyan ni Kobe sa John Wayne Airport. Ang helicopter ay pagmamay-ari mismo ni Kobe. Alam niyo doon kung saan bumagsak ang kanyang sinasakyan ay mayroong kaunting ulan pero mahamog na kalangitan. Sa totoo niyan, ang LAPD o Los Angeles Police Department ay kinansela ang halos lahat ng flight sa kanilang lugar dahil nga sa hindi magandang panahon. Sa ibabaw ng LA Zoo, unang nagkaroon ng aberya ang kanilang flight. 30 minuto sa impapawid, ang piloto sa sinasakyang helicopter ni Kobe ay nagpadala ng tawag sa Burbank Control Tower para ipaalam ang sitwasyon. Lumipas pa ang ilang minuto, 9:45 AM, nang ang sinasakyang helicopter ni Kobe ay tuluyang bumagsak. At ang nakakalungkot pa dyan, ni isa sa siyam na sakay ng helicopter ay walang nakaligtas. Kasama dito ang kanyang anak na si Gianna. At yan ang kwento ng naging buhay ng ating bida na si Kobe Bryant. Sa parting ito naman ay pag-uusapan natin ang naglabasang mga hula di umano na naging totoo. Alam ko na marami ang hindi maniniwala sa inyo pero tingnan natin at kilatisin ang lahat. At iiwan ko sa inyo, kaibigan, kung maniniwala ba kayo sa mga sumusunod. Dito muna tayo sa Pilipinas, Rudy Baldwin. Isa ito sa kakapalabas lamang sa Jessica Soho kung saan nakikita niya di umano ang mga mangyayari sa hinaharap. December 6, 2019 nang mag-post siya sa kanyang page at ito ang nilalaman. California Vision, sasakyang himpapawid dyan ang nakita ko na sasabog. Walang may kasalanan, talagang nasa makina ang problema. Sana bago umalis, check muna, mag-ingat at magdasal lang palagi. At guess what? January 26, 2020, sa California, naganap ang pagbagsak ng sinasakyang helicopter ni Kobe Bryant.
January 3, 2020 naman nang i-post niya ang mga sumusunod. Medyo mahaba nga lang pero kukunin ko ang ilan sa mga salitang binanggit niya, and I quote, "May celebrity rin ako na nakikita. Dalawa ito sa bansang Pilipinas. Ang isa naman ay taga ibang bansa. Nasawi sila sa aksidenteng sinasakyan nila ng panghimpapawid." Ang isa naman ay hindi manggagaling sa Facebook kundi sa Twitter. Nag-viral ang isang post noong 2012 ng isang account na may pangalang .noso sa tweet at sinabi niyang mamamatay si Kobe sa isang aksidente sa helicopter. November 17, 2016 naman nang ang YouTube channel na Comedy Central ay naglabas ng isang episode kung saan si Kobe Bryant nga ay talagang naaksidente sa helicopter. Ano sa tingin nyo kaibigan, ang lahat ba ng ito ay coincidence o talagang may kakayahan silang makita ang hinaharap? Kayo na ang humusga.